Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video, magluluto tayo ng dalag sa Ilocano. Siyempre, ito ang ating ingredients. Meron tayong sibuyas. Yan. Luya. Dahon ng luya to guys, ha. Then bawang. Tas kamatis. Kasi susutay natin bago tayo magluto. At pagkatapos, meron tayong papait sa Ilocano. Ewan ko po kung anong Tagalog or English to. Ngayon guys, magsusutay na po tayo. So, syempre on natin yung kalan. Painitin natin bago tayo maglagay ng mantika. Antayin natin na uminit guys yung frying pan. Sorry po sa frying pan namin kasi lumanap po kasi ito. Check natin guys kung mainit na. So, medyo mainit na po. Pero, painitin pa natin para mas maganda po yung paggisa. Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, magsusutay na po tayo ng isda. Siyempre, maglagay tayo ng mantika. Maglagay tayo ng mantika. Minimal lang po yung ilalagay para hindi masyadong mataba, guys. Yan. Nasa sign nyo na po kung gaano po kadami yung ilalagay yung mantika. Kasi sa amin kasi bawal po kasi masyadong mataba. Painitin lang muna natin, guys, kasi medyo ano lang. Medyo maliit lang kasi yung ano natin. Apoy ng stove natin. So, maghintay muna tayo. Ang tawag kasi dito guys sa ano, kasi medyo malamig ngayon dito sa province namin. Ito kasi yung ano, yung Ilocano version ng soup ng isda. Maglalagay kami ng papait pag naluto na. Sa toppings lang po yan. Siyempre guys, unahin natin yung bawang. Yan. Ayan po. Isutay lang po natin hanggang magiging golden brown siya. Ayan po, brown na po siya. Isunod na natin yung sibuyas at onion. Isutay lang din po hanggang maluto. Sunod po natin yung luya guys. Ayan. Isutay lang din. Tapos luto lang ng konti. Isutay lang po. Tapos isunod na po natin yung kamatis. Ayan. Isutay lang din po ito. Tapos lutuin lang po ng konti bago natin ilagay yung isda. Isutay lang po. Ayan po. Lutuin natin konti yung kamatis, guys. Tapos ilagay natin yung, ano, yung dahon ng luya. Ayan po. Yung dahon po kasi ng luya, ano, sub po ng lemongrass. Yan po yung, pag wala pong lemongrass na available, at available po yung dahon ng luya, pwede po yun ilagay. Yung sub niya po. Ngayon po, isutay na natin yung isda. Ayan po. Nasutay ko na po kanina, pero nakat lang po yung video. Sorry po. After po dito, maglalagay po tayo ng ano, small amount lang po ng bagoong. Ayan po ang bagoong. Ilagay po natin. Ayan. Tapos, haluin lang din po. Para lumabas po yung amoy. Wow, sarap na. Ayan. Ngayon po, after ng sutay po, maglalagay na po tayo ng tubig. Nasa sa inyo na po kung gaano po kadami yung tubig nilalagay nyo. Ayan.
Ngayon guys, ililipat natin yung isda dito sa casserole kasi iluluto ko doon sa ano, sa kahoy. So ilipat lang po. Ayun po, nalipat na natin. Ililipat na natin doon sa kahoy. Doon na natin iluluto. Ayan na po, dito na po natin siya lulutuin. Ayan. So, hindi pa siya kumukulo kasi kalilipat ko lang po. So, dito na natin iluto hanggang matapos. Check natin guys. Ayan. Medyo pakulo na po siya. So, untayin natin ulit na kumulo. Ayan po, kumukulo na po siya. So, i-check natin kung naluto na. Medyo luto na po guys. So, lutuin pa natin ng konti para mas lalabas po yung lasa niya. Check ulit natin guys kung okay na po siya. Ayan, medyo nag ano na, milky na po yung sabaw. Tignan po natin kung luto na. Ayan. So, di pa po. Konti pa. Lutuin pa natin ng konti. Ayun guys, okay na po siya. So, ilagay na po natin yung papait. Yung gulay po ng Ilocano. Papait. Ewan ko kung ano. Madaming nakakaalam sa papait. Ito po siya. Yan po ang papait sa Ilocano. Ito. Ayan. Ngayon po, ilagay na po natin yung papait na toppings ng ating sinigang. Ayan. Ayan po. Ilagay natin. Ayan. Tapos, idiin lang na ganyan. Idiin lang po na ganyan. Ganyan po. Tapos, takpan natin hanggang kumulo din po. Tapos, hanguin na po natin. Ayan. Taran! Yan na po yung finished product ng sinigang po natin. Ayan po guys, luto na po yung ano, ready to serve na po. Yan po ang dalag na sinigang with papait po. Sana po nagustuhan nyo pong video.